Hey guys! Hello again sa inyong lahat. Ako ang inyong mommy vlogger, your mommy princess, and you're watching Princess GQ Diaries. Wait, pero wait lang. Share ko lang kasi ang tagal na rin nung huli kong vlog, no? Parang December pa yata. So, I decided to film again kasi sobrang special sa akin itong isha-share ko sa inyo. Matagal ko na rin pinag-iisipan. Habang naliligo ako kanina, obvious naman, di ba? O, pamindi ko si Ateng. Bakit hindi pa ngayon, di ba? Habang naka-quarantine tayo at wala tayong ginagawa sa ating mga bahay-bahay. Bakit hindi ko to i-share sa inyo? Kasi mali mo, di ba? Meron tayong katulungan. Ayan. So, ano ba yung ating pag-uusapan? Kung gusto mong malaman, please keep on watching. Alright, so for today's vlog, so i-share ko sa inyo, what are my reasons why kailangan nating mag-lose ng weight or bakit kailangan nating medyo magpapayat or medyo mag-slim ng kahit papaano, diba? Makikita nyo, baka parehas tayo ng reason, kaya i-share ko sa inyo yung reasons ko. So, for the objective of this, itong vlog ko na ito, ay i-share sa inyo kung ano ba yung mga naging reasons ko. Baka makarelate kayo, baka mamaya parehas pala tayo ng mga pinagdadaanan. Pangalawa is to, syempre, para mag-inspire, di ba? Na lalo doon sa mga dumadaan sa confusions, bakit kailangan pa ba? Okay na ako sa ganito. So, medyo alugin natin ng konti. Malay nyo, naisip nyo na, gusto nyo na pala dati, eh, parang biglang, oops, teka lang, parang tinatamad ako, parang teka lang. Para, yun, alam mo yun, excuses and everything. And, syempre, pangatlo, ito yung isa sa mga reasons ko talaga, is to help. Para matulungan ko din kayo na mas maintindihan nyo yung kalagayan ninyo. Through my experiences, ano ba yung mga naranasan ng mga panahong talagang bloated si ate. Kung mapapansin ninyo, panay ang tingin ko dito sa baba, kasi meron akong kadigo dito, no? Based on my experience, ito yung mga karaniwang rason, marami. Wherein, talagang napagdaanan ko siya. I listed this 7 reasons why I need to lose. Or why I need to be healthy, why I need to lose weight. So, yun. Tama na ang sat-sat. Ano-ano ba itong mga pito na ito? So, guys, please keep on watching. So, let's jump to the 7 reasons why we need to lose some weight. Okay, so short story lang ano. Way back 2013, ganun. Tagal, grabe, 7 taon na. Medyo malaman, ganun. Malaman-laman na ako nung time na yon. Hmm? Sige, bababa ka ba? Dito kasi yung tabachi ko eh. Hi ka, hi ka, dali. Hi! Hi po! Going back, nanganak ako 2014. Yun, nakita nyo kanina yung aking bouncing baby girl yan. Hindi pa naman ako gaanong mataba nun. I mean, sakto lang yung size ko. I think sakto lang yung size ko nun. Pero hindi naman natin alam kung ano yung tingin ng ibang tao. Noong time na yun, wala akong pakialam. After kong manganak, so hindi ako nag-control. Masyado ako naging kampante kasi parang wala pa akong asawa. Malakas talaga ako kumain. And literal sa mga nakakakilala sa akin, shout out sa inyo. Yung mga kasabay kong kumain nung araw, hello sa inyo. Salamat sa mga nagbibigay sa akin nun ng kanin. Tsaka yung mga ulam ninyo, hinahatian nyo. Kasi sobrang lakas kong kumain. Ang tawag nga nila sa kanin ko nung construction worker. Masyado ako naging panatag, yun na lang, Hirap eh. Masyado ako naging panatag yon. Kasi nga, hindi nga ako, ang alam mo sa sarili ko, hindi ako tabae. And then, doon na nag-start mga ate. 2014, nanganak ako, 2015, 16, 17, and then 2018, doon na nag-boom. 4 years pala ako naging kampante. Okay naman ako tumataba. Doon ko na-realize noong 2018. Ang jubis-jubis ko na. For our first reason, bakit, ano ba yung unang rason ko? Unang-una, napansin siya, ang hirap kumilos. Diba? Literal. Kasi kapag medyo malaki na yung build ng katawan mo, nahihirapan ka ng gumalaw, nahihirapan ka ng kumilos, na masyado na akong naging tamad. Bigat. Siyempre, pagka mabigat yung pakiramdam, ang dami mong hindi nagagawa. Ano ba yan? Nakakahingal. Yun nga lang, magsintas ng sapatos, hirap na hirap. Hindi ako makayuko. Yun nga lang, may malaglag, hindi ko madampot. Pag nagpapantalon ako, hindi na ako nakakapagpantalon masyado noong time na yon. Size ng pantalon ko during that time is around mga nasa
35 to 37. Eh, ayoko nang hapit eh, kasi mukha akong sumay. Minake sure ko na merong hihingahan yung mga bellies ko during that time. So, yun yung unang reason ko. Ang hirap kumilos, alam niyo yan. Pangalawa, nagkaroon na ako ng insecurities. Especially yung sa hygiene. Pag maano ka, mabilog ka, taba ko nun. Konting galaw lang. Alam mo yung mga gilit-gilit ko, yung kinikilik ko. Lahat, nagpapawis ako na. Sa mga nakakilala sa akin, pawisin talaga ako. As in, hanggang ngayon na medyo nag-trim down yung katawan ko. Pawisin pa rin talaga ako. As in, so, nung madyubis ako, yung sweat glands mo kapag mataba ka, di ba parang sobrang active niya? Kahit wala kang ginagawa. Boom, boom, boom. Feeling ko, lagi, hindi feeling eh. Paskil talaga ako nun. As in, talagang may parang paletter ganun sa kilikili ko. Basa! Parang feeling ko lagi akong may putok, ganun, amoy, ganun. Hindi ka naman mahilig masyado magpabango. Feeling mo ang asim-asim mo, mga insecurities ko. Yun yung pangalawa. And then, yung pangatlo, kakahiyamang aminin. Totoo to. Mukha akong ate ng asawa ko. Hindi niya ako mukhang asawa, mukha akong ate niya. Kasi syempre, alam mo yun, kahit hindi nila sabihin, tumaba yung asawa niya, hindi naman ganda ati, ganyan. Guys, aminin nyo to ha, totoo to. Nangyari yan sa akin, nafe-feel ko, nararamdaman ko, mukha akong ate ng asawa ko. Kahit hindi sabihin ng asawa ko sa akin na mag-diet ka, magpapayat ka, alam ko, nararamdaman ko naman na kahit ganun yung tingin ng mga tao sa aming dalawa, yung love niya nandun pa rin. Although yung sinasabi nga na wala silang kailang nagmamahalan kami. Pero sa totoo to, isa yan sa mga insecurities natin bilang nanay. Wala kami kailang. Ayan naman ganito eh, sarap kumain, di ba? Ganon. Sarap magmahal, ganon. Masyarap siya magalito. I have no doubt about it. Totoo, talagang kapag ka ganun, mahal nila tayo. Pero syempre, we have to make sure meron tayong room sa sarili natin. Nakikita ng mga tao na mahal tayo ng asawa natin. And at the same time, mahal din natin yung mga sarili natin. Hindi lang naman tayo asawa eh, nanay din tayo. And babae tayo. Pang-apat, matindi to. Kala ko na stroke ako. Fine time, hindi ako makabangon ng morning. Parang namanhid yung legs ko, tapos hindi ako ganong makagalaw. Parang walang pakiramdam yung lower portion ng katawan mo. Tapos yung upper portion mo, gumagalaw. Basta yung kalahati ng katawan mo, yung manananggal, ganun. The next day yata, or parang weekends nun, parang nagpunta ako sa OB. Ang diagnosis niya, yung lower portion ng katawan mo, hindi niya na kinakaya yung weight ng upper portion ng katawan mo. Parang ako naman, saan ba katawan? That's the time na parang pumalo na yung katawan ko sa 73 kilos. As in, sobrang bigat ko na. Tapos alam nyo guys, kung ilan yung pinapatarget sa aking weight, minimum. Sabi niya, kahit mag 58 kilos lang daw ako to 60. So sabi ko, seryoso ba? Parang imposible. Kailangan ko daw i-workout sa sarili ko. Kailangan ko daw i-mindset na kailangan ko yung ganung weight para hindi na uli mangyari yun sa akin. Anong time na yun, guys? Alam nyo, parang sabi ko, seryoso, parang, grabe, 15 kilos yung ibabawas ko. Totoo ba yun? Tapos, naiiyak na ako nun kasi hindi ko alam kung ano yung next na mangyayari sa akin eh. Pero, just to make it clear, hindi po ako na-stroke nung time na yun sa akin. Panglima, ito talaga yung alam kong makaka-relate kayo talagang, wala nang magkasyang damit sa akin. Aminin naman sa hindi. Real talk tayo. Hindi ko tinatanggal yung mga damit ko na maliliit sa laki ko. Kasi during that time, hoping pa rin ako na papayat pa rin ako. Liliit pa din ako. Hindi. Pero lumaki na ako, malaki na ako that time. Hindi ko na alam kung anong damit yung isusuot ko. To the point, ang sinusuot ko lang salit-salit, parang apat na short, apat na t-shirt lang. Kasi nga, wala na ako ibang masuot. Mga sando-sando lang, ganun. Mga spice spaghetti na sobrang luwag. Yung talagang stretch na yun, terante. Ano ko nun eh, Susan, nung time na yun. Susan mo nasa chan. Susan mo pantay sa chan, ganun, Susan. Wala nang magkasyang damit sa akin. Talaga, ang hirap pamili. Talagang ang pansyahan. Pag namimili ako ng couple shirt, ng couple shirt namin ni Abay noon, mas malaki yung size ko kaysa sa kanya. Ang size ko, it's either large to XL, sa kanya, small to medium.
ganun. Parang, sabi ko, ba yan? Buti pa siya. Ako. Pang-anim na reason. Ito yun talagang, ano eh, talagang, alam mo yun. Ganun. So, yung pang-anim na reason ko, I felt like I was always, humiliate yun. Humiliated. Naaalipusta ka. Ayan, ganyan. Yung mga senaryong ganito. Or, shot. Gusto ka na. Nalala ko nang tinaba mong upload na picture. Social media platforms. Ay, confident level 101K. Sexy ka. Inside, sexy ka eh. Magkachat sa'yo. Ayan. Uy, gusto ka na. Ang laki nang tinaba mo. Pero maganda ka pa rin, ganun. Baka nga maganda. Sinabi niyang maganda ka pa rin. Pero tumaba ka ang tap. Diba parang, diba? Parang ako naman, ang reply ko naman, ano eh, ano na, sa pagmahal yung asawa ko, ganun. Eh, syempre, marami tayong pambiling pagkain. Tapos, eto one time nangyari sa akin to. Nasa isang mall. At ngayon, ang nangyari, nakita ako ng isang acquaintance. Actually, hindi ko naman siya kakilala. Kita kami, alam mo ba, guys, ang distansya namin, as in, medyo malayo, siguro parang mga 10 days pa. Ay, basta malayo, ganun. Sabi niya sa akin, kumaway siya. Hoy, bakla! Ganun. Hoy, bakla! Di ako naman, parang sabi ko, ingay naman nun, sino ba yun? Kasi noong time na yun, wala akong dalang eyeglasses. Hindi rin ako nakakontact lens. Sabi ko sa sarili ko, sino ba yung ingay? Hoy, bakla! Sabi niya ganun. Hala, hindi ako pinapansin. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko naman, napahinto ako. Kumakain ako nun eh. Yung mais na may cheese, ganun. Kain ako. Sabi niya, tapos tumingin ako sa gilid, gaga ikaw! Sabi niya ganun. Ako? Sabi ko, oo, naku, ang taba-taba mo na, laka-laka ng tinaba mo, ano nangyari sa'yo? Alam mo, sobrang layo pa niya sa akin. Gumiyaw na siyang ganun habang palapit siya ng palapit sa akin. Ako parang sabi ko, gusto ko lumubog sa lupa. Napapamura talaga ako sa sobrang inis ko, sobrang yamot ko. Sabi ko, ba't mo ako ginaganito? Sa iba ka ba? Pero in fairness naman sa kanya, noong tayo na nagkita kami, talaga cheeks, ganon, sexy, yan, ganyan, talagang curvy, ganon. Ganon na lang niya ako batiin, alaman lang kamustahan. Ngayon kasi guys, common na ang batian na, uy, tumaba ka, uy, pumayat ka, anong nangyari sa'yo? Common na yung batian na parang may halong laitan. Hindi mo alam kung binabati ka ba niya na yan na yung figure mo ngayon. Dahil iyon yung nakita niya sa'yo or nilalait kayo. Parang ganyan. So ako naman, ang reply ko sa kanya, malapit nga magkaharap na kaming ganyan. Sabi ko sa kanya, oy, oh, okay lang ako. Okay nga ako gano'ng makapagselfa. Eh, nga sabi ko, which is talagang hindi ko rin naman maide-deny. Eh ano naman, sa akin nung time na yun naman, at least ako may anak, eh, ikaw wala pa. At the back of my mind, kasi parang ang mindsetting ko nun, okay mo, parang ganun, love, pakisayo, ganyan. Oo, oh, ganun talaga eh. Sabi kasi kumain, marami na kasi akong pambili, ganun pa eh. May pambili na kasi ako. Ikaw ba, parang sumobra ka naman yata sa payat, naghihirap ka na ba? That's the exact word yata na sinabi ko. Diba tumawa lang siya, sabi niya, hindi, nagko-control lang talaga kasi ayokong tumaba and everything and yun. So, naghiwalay kami. After namin mag-usap, nagigigil pa rin ako, ganun. So, shout out sa'yo. Alam ko, baka mapanood mo rin to. So, alam mo kung sino ka. My last reason. Ang pito, nagkaroon ako ng PCOS or yung tinatawag na polycystic ovarian syndrome na humantong sa isang operation way back 2018. Inoperahan na ako kasi guys, hindi ako nireregla for parang 1.5 years yata. Alam ko, hindi ako niregla for 18 months. Nung ika-19th month ko, niras pa ako. Kasi sobrang lalaki na nung mga dugo sa loob ng aking anechua. Siguro magkakaroon ako ng separate video niyan para mas ma-discuss ko sa inyo. I-share ko lang sa inyo ano yung naging experience ko nung nagkaroon ako ng PCOS. Alam niyo yun guys, nung nagka-PCOS ako, ang hirap kasi pumasok sa mind ko during that time. Hala, paano ko mag-aanak sa susunod? Paano ko ikukondisyon yung sarili ko? E ganito naman yung kalagayan ng reproductive ko. Bakit ganun? Nagkandagastos-gastos ako. Kasi check-up, kaliwaan ang bili ng gamot. Tapos, na-confine ako. Kasi nga, naras pa ako. Ang hirap. Ang hirap niya.
Ang dami kong reason, no? Dun ba sa mga sinabi ko, guys? May na-relate ba kayo sa sarili nyo? So, kung naiintindihan nyo yung feeling ko, comment naman kayo sa baba. May nakaligtaan ako. Kung may maishashare pa kayo na mga reasons nyo din on your own, comment nyo sa baba para naman sa next video natin eh, mabasa ko at malaman ko. At makapag-shoutout din ako. Guys, those are my 7 reasons bakit ko kinailangan talagang mag-lose ng weight. Kailangan kong mag-trim down. Kasi yung 7 reason na yun, for me, ay sapat na to change my mindset. Sana na-inspire kayo dun sa sinabi ko. And sana guys, dun sa shinare ko, meron kayong naintindihan. And nakatulong sa inyo yung mga naging struggles ko din on my own. Na alam ko ay marami rin sa inyo ang nakaka-relate. Pakishare mo na rin to sa mga friends mo. Baka sakaling makarelate din sila. May struggles tulad ko. On my next vlog, isashare ko naman sa inyo how I started to lose my weight. So, by the way, shout out po sa lahat ng mga manonood. Ayan, so, ayan, nagbabalik ako sa vlogging. Basahin ko lang dun sa mga gustong magpa-shout out. Alright, so mag-shout out muna tayo. Hi po sa inyo dyan sa mga taga Mitsumi Cebu. Especially kay Jesser Cañete. Hello sa inyo dyan. Sana safe kayo palagi. And stay at home muna tayo mga Mitsumi nyan. Mga taga Minibea Mitsumi. Kahit no work, no pay, importante, safe tayo. Sa mga commentators or yung mga nagko-comment sa aking mga vlog. Hello, Jerry! Kumusta naman? So, ang dami mo ng subscribers. Talagang idol kita. Grabe, ang bilis mag-grow din ang channel mo, no? Hello din kay Jay. Hi, Jay! So, salamat kasi ini-inspire mo kapag may mga ina-upload kang video. Actually, isa ka sa mga ano eh, sa mga nag-i-influence sa akin. Bakit? Kailangan kong tulong. Wow! Yan. So, thank you sa'yo. Hello din kay Michelle Joy Bourbon. Hello, Michelle. Kumusta naman? Kung gusto niyo magpa-shoutout sa next video natin, comment kayo sa baba para mabasa ko po. Huwag ka lagi ah. Yan. Pagkalat mo na rin sa mga friends mo. And I guess, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin dito sa aking video. Kung magugustuhan nyo man tong video na to, please give a thumbs up. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please do subscribe on my channel and hit the notification bell sa gilid niya. Again, thanks for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye!